isa sa mga veteran comics personality na pumalaot sa mundo ng comics, si Antonio S. Tenorio, o mas nakilala sa comics bilang Tony Tenorio o A.S. Tenorio. Kapatid niya ang isa pang comics writer-novelist na si Soyla Meneses. Nagsimula munang illustrator-cartoonist si A.S. Tenorio kung saan iginuit niya ang seryeng mga pakikipagsapalaran ni Bayani na sinulat ni Jose L. Santos at nalathala sa mga pahina ng Bulaklak Magazine noong 1947. Noong namang December 1947, sinulat at iginuit niya ang kanyang cartoon strip na Pulis-Pulisan na sa ilang-ilang magazine naman nalimbag. Ang kanyang katatguit na Marinela ay sa Bulaklak Magazine din nalathala noong 1948. Then Antonio S. Tenorio joined Ace Publication of Don Ramon Roses noong 1950s. Naging contributor muna siya ng mga cartoon strips sa Ace Publishing bago naging editorial clerk at ma-assign bilang proofreader noong 1954. After 2 years, na-designate siya bilang editor ng Hiwaga Comics at nang ilathala ng Ace Publishing ang kanilang Kenkoy Pocket Comics, si A.S. Tenorio ang naging editor nito. Noong 1954, naging co-writer niya si Antonio S. Velasquez sa nobela nilang Tres Ojos na nalathala sa Filipino Comics noong 1954 at iginuhit ni Alfredo Alcala. Noong 1957, sinulat niya ang nobelang Berdaderong Ginto with co-writer Manuel Dante. Sa Tagalog Classics naman ito nalimbag at iginuhit ni Federico C. Habinal. Ang Black Beauty naman niya ay sa Filipino Comics din nalathala noong 1959 katandem si Nestor Oridondo. Nang magsara ang Ace at palitan ng PKI, nakatandem niya si Nestor Leonidas sa kwento niyang Kukurukukuk Paloma at si Rico Ribal sa kwentong Renata na nalathala noong 1963. Ang iba pang nakatandem ni A.S. Tenorio ay sina Nestor Malgapo sa mga Anghel sa Impyerno, si Hal Santiago ay sa Nalibing ng Buhay, si Romy Tanghal ay nakatandem niya sa Sweet Matutina na naisalin din sa pelikula. Kinatha at sinulat din niya ang Kid Bumerang at Santito Contra Maldita. Na-hire si A.S. Tenorio sa Bal Publication. Nagsulat din siya ng kwento sa Crab Publishing at nakatandem niya ditong muli si Federico Habinal sa kwentong Mga Sandali ng Pagtakas. A.S. Tenorio joined PSG Publishing ni Pablo S. Gomez noong 1964 at dito ay naging editor-in-chief siya. Sa PSG niya nakatandem si Ding Abubut Jr. na gumuhit ng kanyang Kidlat superhero character at nalathala sa Kidlat Comics noong 1967. Ang iba pang naging sequel nito ay ang Kidlat meets Black Angel, Kidlat versus Miss Thunder at Kidlat versus Spaceman. Nakatandem din niya si Abe Ocampo sa nobela niyang Glendora sa United Comics. Si Alfredo Alcala ang gumuhit ng cover illustration ng nobela niyang Dalawa Laban sa Daigdig. Si Don Santos naman ay nakatandem niya sa seryeng Hinding Hindi Ko Malilimot. Si Rudy Messina ay sa seryeng Mr. Destiny na lalathala sa Planet Comics noong 1969. After 6 years, nag-resign si A.S. Tenorio sa PSG Publishing at nakasama siya sa pagbuo ng Affiliated Publication noong early 1970s. Sa Affiliated Publication rin nalipat ang ilang comics title ng PSG na Universal, United at Kidlat Comics. Muli nakatandem niya dito si Abe Ocampo na gumuhit ng kanyang nobelang My Little Brown Girl na nalathala sa Top Star Comics. Si Rudy Florese ay nakatandem niya sa Nora N. Boyet na sa Superstar naman nalimbag. Si Nar Cantillo ay nakatandem niya sa Sylvia. Nang umalis si A.S. Tenorio sa Affiliated Publication, naging freelance writer muna siya sa ibang comics publication. Naging contributor siya sa Rex Publication. Dito niya nakatandem si Nestor Infante sa nobela niyang Ang Uhaw at Ang Hangal at Paloma Blanca, Private Life of Bold Star. Si Danny Tolentino ay nakatandem niya sa nobelang Octavio at
sagad sa buto. Noong late 1984, na italagang editor-in-chief ng Atlas Publication si A.S. Tenorio. Dito niya nakatandem si Abel Laksamana sa nobelang Enchanted Doll at sa sequel nitong Enchanted Doll at ang Bilanggong Sirena na nalathala sa Extra Special Comics. At Cruz sa Aking Balikat na sa Special Comics naman na Limbag. Si Carlos Divina Gracia ang gumuit ng kanyang tipong Maria Clara at seryeng Sin City. Si Mar Santana naman ang nakatandem niya sa Gore, Tulay na Kristal at Dolores, Inang Ayaw Mamatay. Si F.C. Perona ay nakatandem niya sa Marta Aragon, Biuda sa Buhay. Si Rudy Villanueva ay sa Lucio Sagrado. Si Abe Ocampo ay sa Paraisong Apoy. Si Rod Lupamia ay sa Supercar. Si Perdi Bambico ay nakatandem niya sa Nakapanghihilakbot na Gabi ng Lagim. Si Bing Betanya naman ay sa Mga Gintong Hiyas sa Special Comics. Sa panahon ng kanyang writing career, gumamit din ng pseudonym si A.S. Tenorio bilang Ariel Aragon. Sinulat niya ang Mission Incredible na nalathala sa Tagalog Classic, katandem si Brix Bartolo. Bilang Edwin Samonte naman na ginamit niya noong late 1980s to 90s, sinulat niya ang mga nobelang Hanggang Matapos ang Kailanpaman, katandem si Alfred Pakulor. Barga, The Amazing Iron Lady, katandem si Arnel Abetria. Si Manny Pantalio naman ang gumuhit ng Atom Man at si Nobo Malgapo sa Enchanted Doll. Pablo Agualada ay nakatandem niya sa kwentong Isa Pang Biktima. At si Bing Betanya sa Vampire Dog. Ang iba pang nakatalang nobela na sinulat ni A.S. Tenorio ay ang mga sumusunod. Yumao si Antonio S. Tenorio noong taong 2004. Siya si Antonio S. Tenorio, Filipino comics writer at ang mga sinulat niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.